Ayaw mo bang tulungan kitang ayusin ang maleta mo? Sa akin, tapos na. Saka na yan. Marami pang oras para dyan. Halika. Let's make this our best night. Nakakainis. Parang kailan lang pinag-usapan natin ang pag-akyat natin dito. Noon, nakakala ko napakatagal na ng weekend ng pagsasama natin. Ngayon, wala. Pauwi na tayo bukas. I have no regrets. Neither do I. Gusto ko sana, may 10 gabi pa tayo. Bakit mo iisipin yun? Nagawa na natin ang gusto nating gawin, di ba? Besides, still have the whole night ahead of us. Paano tayo pagdating natin sa Maynila? Anong paano? Corina. Kahit na after this, hindi ako pwedeng paminsan-minsan lang. Kung ako ang masusunod, ihiwalayan ko ang asawa ko. Hiwalayan mo ang iyo. Magsama tayo. Neal, hindi ganun kadali yun. Masyadong maraming tao ang masasaktan. Eh paano ba naman? Akala ko ba... Akala ko ba, sabi mo, we're gonna make this our best night. Diba? So beautiful. I love. Bakit?
Masakit na naman ba? Bagya lang. Sorry. It must be thing to be a sick husband's wife. Shut up! Ganyan nga, dalas-dalasan niyo pagdalaw dito. Dahil mula na ikasal kayo, ang mama at papa, para mga ulila na sa laki ng bahay na to. Ikaw nga dyan, ang mga bata ang dapat mong dalhin dito. Alam mo naman ang papa, hilig na hilig sa kanila. Eh ano nga ba, pag ganitong gabi na eh, mahirap na pigilin mga yun sa TV. Hoy, kayo dyan ha, dahan-dahan kayo ng inom nyo. May inahanda pa akong baked mussels. Malapit na maluto. Ma, samahan na kita. Mm-hmm. Aber, pakita mo nga sa akin kung may natutunan ka na simula nung mag-asawa ka. Ano, iho? Kumusta yung tinayo mong negosyo? Okay lang, Dad. May prospect nga ako sa Germany. Before the year ends, pag sinaswerte, planchadong-planchado na yan. Aba, Bilas, if you need additional funding, just let me know. Sosyo ako riyan. Ma? Was there ever a time na nag-doubt ko sa pagmamahal kay Daddy? You mean bago ko siya sinagot? Hindi, pagkatapos niyo ikasal. Aba, siyempre wala na. Ang lahat ng duda ko ay nung hindi pa ako nakapag-decide. Pero the moment na nakapagpasya na akong pakasal sa kanya, I sure na ako up to this very day. At siguro hanggang sa mamatay na ako. Bakit? May doubt ka ba sa feelings mo kay Ted? Hindi naman sa may duda. Kaya lang, di ba, pagka nagpakasal ka na, hindi ka na dapat titingin sa ibang lalaki? Pero bakit ako, mayroon pa rin akong nakikilalang parang nakaka-attract sa akin? That's very common, Iha, sa ating mga babae. Takot tukso. Now, it's up to us kung paano tayo iiwas. Darating na ang interior designer mamaya. Patitignan ko kung anong dapat i-renovate para maayos na ang bahay. Ikaw ang bahala. Whatever you think is best. Ikaw ang babae, departamento mo itong bahay. Daddy, I hope walang papalitan sa architecture tsaka sa furnishings. Hindi ba, auntie, kailan lang nagpalit tayo ng upholstery? Naroli dati, ha? Mga imported from Europe ang mga muebles dito. Hindi basta nabibili kung saan-saan lang dyan. I'll call you up, honey, sa office mo pagdating ng designer. Kung hindi ka masyadong busy, gusto ko umuwi ka. Kung marami ka namang ginagawa, kami na lang ng designer ang pupunta sa'yo para mapag-usapan natin ang maximum budget. Kailangan pa ba yun? Kahit anong aprobahan mo, it's alright with me. Hindi ba, Daddy? Si Mami naman ang may gustong maging ganito ang ayos ng ating bahay. Oo nga naman, Teddy. Kaya naman kahit na malimit mangulila si Ana sa kanyang mami, nakakagaan na rin sa kanyang loob na nakikita niya sa kanyang paligid ang mga bagay na malapit sa puso ni Corazon. May her soul rest in peace. Sarah. Will you please excuse me? I think I lost my appetite.